Pinalawig pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ipinatutupad na enhanced community quarantine sa Cebu City. Ito ay dahil sa mataas pa rin ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa naturang lugar. Sa halip na hanggang June 30, pinalawig pa ito ng Pangulo ng hanggang July 15. Na kamong mga Cebuano, masuko magmuingon ko gahi mong ulo. Actually, ayaw mo ka-insulto kay Cebuano ko. I am a Cebuano. I come from Danao, Cebu. Ka mga Bisaya talaga, baski sa Davao, yung mga Bisaya doon, ang titigas talaga ng ulo, hindi mo mapasunod. Yan ang totoo. Yan talaga, prangkahan ko kayo. Magalit kayo, masuko muna ako. Pwede masuko, pagkunin nyo. Sinabi na eh. And I could do not, do not F with me. Because nanonood ako ng government stations. Ayon sa Pangulo, hirap na ang mga ospital sa Cebu City dahil sa dami ng mga pasyente. Samantala, pinalawig din ng Pangulo ng hanggang July 15 ang umiiral na general community quarantine sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga nasa GCQ, ang National Capital Region, ang Benguet, ang Cavite, ang Rizal, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Leyte, Ormoc at Southern Leyte. Nasa GCQ din sa Cebu Province ang Talisay City, Minglanilla at Consolacion. Isinailalim naman sa Modified General Community Quarantine ang Cordillera Administrative Region, kabilang na rito ang Abra, ang Baguio City, Ifugao at Kalinga. Sa Region 1, ang Ilocos Norte, La Union, Pangasinan. Sa Region 2, ang Cagayan, Isabela. Sa Region 3, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Angeles City. Sa Region 4A, ang Batangas, Laguna, Quezon, Lucena City. At ang Region 4B naman, ang Palawan, Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Naga City. Sa Region 6, ang Capiz, Iloilo, Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod City. At sa Region 7, ang Bohol at Negros Oriental. Sa Region 8, ang Tacloban City at Western Samar. Sa Region 9, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Sa Region 10, ang Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Sa Region 11, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City at Davao de Oro. Sa Region 12, ang Cotabato, South Cotabato. Sa Region 13, ang Agusan del Norte, Butuan City, at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman ay ang Lanao del Sur at Maguindanao. Nasa low-risk modified general community quarantine naman ang natitirang bahagi ng bansa. Pakiusap ng Pangulo sa taong bayan, makipagtulungan sa pamahalaan para malabanan ang COVID-19. No, the only thing that can really prevent it is to stop COVID or minimize COVID. Huwag na lang sana na madagdagan. And the answer is really up to you. Kung gusto mo magkasakit, lumabas ka. I do not think that I would like the idea of you being picked up and detained for just going out when it is prohibited. It's just a matter of fancy, or if it is really the law enforcement will understand it. Pero kayo mismo, simple lang ang hinihingi ng gobyerno. Kung maari lang, lalo na sa mga matatanda, huwag na ho kayo munang lumabas. Nakita namin na yung mga bata, there's a low rate of young people being infected. Nasa kamay-anya ng bawat isa ang paglaban sa naturang sakit. Ang hinihingi lang namin is buhayin mo sarili mo. At ikaw lang ang makagawa niyan. Buhayin mo ang sarili mo
at huwag mong idamay ang mga kapwa tao mo. Because if you go out, there's a chance that you get the COVID and then infect somebody else. Sa pinakahuling talaan ng Department of Health noong June 30, 2020, nasa 37,514 na kaso na ng COVID-19 ang naitatala sa Pilipinas. Chone Yu, Radyo Inquirer, Nueva Beta, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.